Magandang madaling araw po. Welcome po sa ating Health and Wellness Advocacy Channel, Nurse Ultimatum. Ito po ang vlog na walang edit, wala rin pong script. Kung ano yung makatutulong, doon po tayo. So, ang topic po natin ngayon is scoliosis. So, nakita natin doon sa mga messages na meron nagtatanong tungkol sa scoliosis. So, ano nga ba yung scoliosis? Sa madaling salita, ang scoliosis po ay yung pagtagilid ng inyong likod. Ang ating po kasing likod ay dapat ay pantay. Ang kaliwa, kanan na balikat, pag nakatalikod ng isang tao, pantay yan. Kapag ka nakakita kayo na nakatagilid na gayon, maaring may scoliosis ang isang tao. Ano ang apektadong parte dito? Yung buto natin sa likod, yung tuwid na buto na naliliko. Ang tawag po dyan ay spine, sa Tagalog ay, if I'm not mistaken, ay gulugod. At ang medical na tawag naman dyan ay vertebra or vertebrae. So, ang nangyayari, tumatagilid, no? So, kalimitan po ito nakikita sa mga kababaihan, no? So, ang nangyayari po, pwede kayong magkameron ng letter S na shape na likod. Kasi, nabanggit ko nga, dapat pantay yung balikat, no? Kaliwa kanan. Ngayon, pagka tinignan sa x-ray yung likod mo, dapat tuwid yan. Yan yung normal. Ngayon, pag yan ay tumagilid, nakaganon, nag-letter, may dalawang makikita dyan eh. Pwede mag-letter C at mag-letter S. Yung spine na nag-letter C, nakaganon. Kapag ka naman letter S, no? Letter S, nakaganon, tapos nakaganon. So, makikita doon sa x-ray na letter S. So, yun yung basic na nakikita. So, ano yung nararamdaman ng tao meron nito? Nahihirapan silang huminga pag malala na, naapektuhan yung kanilang paghinga dahil doon sa posisyon ng kanilang likod. Another one ay yung basic na complaint na laging nagiging, ito yung dahilan kung bakit nagpumupunta sa clinic o sa doktor ang isang tao, yun yung nasakit ang kanilang likod. Yan yung pangkaraniwan na kanilang inireklamo. Kaya sila ay nakakaisip magpa-check up, no? And then upon checking, makikita nga na may scoliosis ang isang tao. So yung x-ray na ginagawa dyan, yun yung CABS, no? Na makikita yun dun pag pina-x-ray, no? Ang specialist na po dito ay yung orthopedic surgeon. At ang mga nagko-correct naman ito ay sila din, at may kasamahan po sila. Yung mga physical therapist at saka yung mga doktor sa ganitong field, sa physical therapist. Sa physical therapy, no? Tine-therapy po yan. At sa mga surgeon naman, no? Pinalalagay ng brace o kaya nagsa-surgery. No? Nagsa-surgery. But basically, kapag ka naman nakita ng doktor na hindi naman kailangan ng surgery, so pumapasok sila dun sa therapy. So depende dun sa degree ng pagbaliko o pag ganun ng isang tao. Minemeasure kasi yun yung degree noon, yung gaano na kalala, no? So kung kayo po ay nakakakita ng mga taong o kamag-anak o mahal sa buhay na meron ito, encourage nyo po na magpa-check up sa orthodoctor para makita kung anong degree na nung scoliosis nila, at para mai-correct po. Maganda po yung ma-prevent, no, kaysa lumala. Kasi pagka po hindi na gamot o na treat, ay gumagayon ang gumagayon ho yun. So, nakawawa naman yung tao na magsasuffer dahil mahirap po kalagayan na meron niyan pag malala na, kasi ang sakit lagi ng kanilang likod. Yan. So, sana po nakatulong itong video na ito, information para po pag meron kayong nakitang ganito o kaya mismo sa sarili ninyo, tinignan nyo sa salamin, hindi pantay ho ang likod ninyo o ang balikat ninyo, aba, ay di, ano na, prevention, no? Punta agad sa doktor, patingin agad. So, bye for now.